Naglamis. Ang palaya, nagrakot ang pariyamon. Ay, ang ganda ng ampalaya. Oo. Ayan, ampalaya. Ganda. May tripping tayo ngayon. May buyer daw si Kuya Lot. Ayan, oh, ang ganda. Magkasapan tayo, adi nga. Ayan, Kuya. Eh sa pagpapalang araw pong muli sa inyong lahat, mga sir, mga madam, ako pinagbabalik ang inyong lingkod agent Joel dito sa bayan ng Umigan, Pangasinan. So ito po yung start ng property na ating tinitingnan, yung 3.5 hectares dito sa bayan ng Umigan. So ito po ay may mga tanim na kawayan, mangga, mga saging at iba't ibang klase ng gulay. So napakarami din po ditong buko at isinti may mga iba't ibang klase ng fruit bearing trees, atis, kaimito, mga ganun po. So may kawayan, kunti lang yung kawayan niya. The same time, meron po itong tatlong flowing water, dalawang malakas tsaka isang mahina. So wala kang po problemahin, sir, sa mga source ng water dito kasi tuloy-tuloy po yung pag-flow ng water dito sa part na ito ng property. So napakaganda nga lang dito gawin ay integrated farm or gawin mong farm lot kasi maganda magtanim ng gulay kasi tuloy-tuloy po yung tubig. Maganda rin magtanim ng palay dun sa part ng kanyang rice land. Siguro at least na meron siyang 1 hectare to 1.5 hectare na rice land. So maganda rin po yun kasi tuloy-tuloy po yung tubig. At the same time, maganda po dito ay pwede ka rin namang mag-alaga ng mga manok, kambing. Marami pong kambing yung seller natin. So, pwede ka rin mag-alaga dito ng baboy kasi malayo naman siya sa mga kabahayan. So, dito sa part na ito ay meron din namang malapit na pagkukuhanan ng kuryente. At least siguro nasa 500 meters below. At yung bahay kasi ng seller natin ay meron po siyang kuryente doon. So, dito tayo sa part ng gitna ng property na 3.5 hectares. Dyan po sa part na yan ay mga sa pataas po yan. At dyan naman po part yung bukal na sinasabi ko or spring water ng property na ito. So yan, makikita nyo po dito sa part na ito ay dyan na po yung mga tanim-tanim po ni tatay na buko. At the same time, meron po siyang daan pero nakikidaan muna dito sa unang property. Pero yung right of way niya ay meron na daw po siyang makukuha doon sa pinakalikod ng property patungo po sa daan na Barangay Road. So makikita nyo dito sa part na ito, marami po siyang buko, saging, ayan, so iba't ibang klase ng puno. At the same time, meron po siyang isang fish pond dyan sa lugar na iyan. Papakita ko po mamaya pagbalik po natin. So puntahan muna natin itong spring water or bukal na source of water po ng ating property. So ito yung isang pinakamalakas at mayroon po itong malakas din. So mamaya makikita nyo po sa aking mismong video. So ayan, napakaganda po ng kanyang kulay. So blue na blue yung water na ito. Hindi po talaga, galing talaga sa bundok. I mean, so napakaganda yan. Mga buko po yan. Yan po, mga saging. Ayan, maraming talagang saging. So dito hindi ka talaga mauubusan ng saging, basta tuloy-tuloy po yung tumutubo yung mga yan, namumunga. At the same time, yung iba nga pinuputol na lang ng seller natin. So ito pong part na ito ay yung taniman ng ampalaya. Yung unang part ng video ko ay bagong video po yon, ito yung old. So wala pa siyang masyadong ampalaya noon, pero ngayon napaka kapal na yung ampalaya ng property na ito, mga sir, mga madam. So ayan. So yun, makikita nyo, puro bato. As in, bundok yung part ng kaliwa ng property natin. So pero at least natataniman po nila ng mga gulay. Ang palaya po yung tinatanim nila. So ito po yung bukal na isa na medyo mahina ng agos niya. Ayan. Pero at least umaagos pa rin po yan. May mga tubo pa rin nakalagay dyan. Papunta naman sa mga rice land po ng property na ito. So yan, makikita nyo may mga paisa-isang milina tree. Marami talagang buko na nakatanim.
So yung part na yan talaga ay pataas po siya, mga sir. Marami kang pwedeng gawin dito eh. Kung gusto mo ng ganitong area ng farm lot, yung tahimik lang, pero at least meron kang water, source of water na tuloy-tuloy. At the same time, problemahin mo na lang yung kuryente. Pwede kang mag-solar naman dito. The same time, ilang ano lang naman po yun, ilang metro lang mula sa electric line na magkukuhanin ng property. So napakaganda po ng property na ito, mga sir, mga madam. Mayroon tong ano, mayroon siyang bukal, tatlo. Tatlong bukal, dire-diretso yung flowing ng tubig. So napakaganda. Tsaka nasa mismong lupa, nandito sa mismong lupa yung bukal. Ayan yung host niya, papunta doon, papakita ko mamaya. So dito sa part nito, ayan, sa part na yan, pag ganun, ayan. So dyan sa part na yan, kukunin yung right of way na sinasabi ko po, mga sir, mga madam. Dito sa part na ito, talagang puro ang palayaw, gaganda ng palayaw, daming bunga. So ayan po yung part na pataas, mga sir, mula po doon kanina sa may maliit na bukal dito ay pataas na po siya yung property. Para siyang pa-slope talaga siya, parang bundok na talaga. So dito sa part na ito, dito yung rice land niya, makikita niyo po, ayan. So almost 1.5 more or less yung rice land dito, mga sir, mga dam. Dito sa part na ito, dudugtong yung right of way na sinasabi po ng seller natin. So yun yung pagkakasabi niya sa akin nung nag-usap kami. Yan pong part, at maganda rin po yan. Diyan daw kasi dati sila dumadaan dati. So napakaganda po yan kasi mas malapit po siya dito, sabi niya. So doon kasi sa dinaanan natin kanina, yung gitna na yon ay daanan po talaga yon ng mga property niya, or papunta dito sa property niya. Dinadaanan niya talaga. Pero nabili na kasi yon, so hindi natin alam kung sasarahan yon. Kaya dito sa part na ito, dito sa likod niya, sinasabi na mayroon po siyang right of way na makukuhanan, or siguro bibilihin niya para po maibigay po dito para sa property na ito. So sa presyo naman niya na 120, sabi niya ay kasama po yung right of way na bibili niya, kasi lupa din daw nila yon ng pamilya or kapatid niya, kaya madali din po siyang makakabili doon sa part na yon ng property. So ayan, babalikan po lang po natin itong part na ito pang makita po ninyo yung daan na sinasabi ko. So dito sa part na ito, dyan may fish pond po dyan sa part na iyan ng property. So yan po yung, ito yung tubo na galing naman dyan sa maliit na source ng water or bukal. Yun yung tubo ulit. Parang ganun lang, nilalagay lang nilang ganun, tapos umaagos na yung tubig doon sa tubo na yun, papunta na doon sa kanilang rice land. So yung maliliit na tubo din yan, galing naman doon sa taas. Ang ganda nga eh. Hindi na, parang wala namang water pump, pero umaakyat yung tubig doon sa mga tubo na maliliit. So yung tubo nga doon sa may isa, yung una kanina, yun naman yung ginagamit daw niya papunta doon sa bahay niya. So napakaganda. Pwede pala yun. So sa una kong, sa may nablog akong 6 hectares, pwede rin siguro yun. Kasi siguro hindi lang na-try, na susubukan nung seller natin doon sa 6 hectares yun. Pero dito sa part na kasing ito, ay meron po siyang nilagay lang na tubo. Ayan, ito. Yung part na ito, ay tubo lang yung nilagay niya papunta sa bahay niya. So napakaganda. So dyan sa part na yan, galing papunta doon, ayan. So papunta po dyan, mayroon din po siyang ito, papakita ko lang po to, yung fish pond na ito. Papasilip ko po sa inyo yung fish pond ng ating seller na hindi naman niya tinuloy na fish pond. So baka pinaghukayan lang yan ng ano, na yung mahilig kasi sila sa tinatawag na ginto-ginto. So baka pinaback ko niya kasi to, eh. Yan, yung part na yan. So pinaback ko niya. Pwedeng gawing swimming pool yan, actually. Pag nalinis mo dito sa part na ito, parang mayroon kang overlooking sana dito sa part na ito. Pero medyo masukal kasi. So kung malinis, iwan mo lang yung mga buko. Yan, napakaganda na. Napakaganda sana. So
yung part na ito ng property ay talagang ang daming source ng tubig, tatlo na malakas yung pagpunta ng tubig kung saan mo ilalagay. Diskarte lang talaga. Tulad nito, papakita po po sa inyo, tubo lang talaga yung nilagay niya. Ayan. Ayan yung tubo. Ayan. Maaninag yun, yan po yung tubo. So, napaka ano po yung naisip ng seller natin. So, tubo lang papunta dun sa malalayong lugar. So, dito sa part na ito kasi, ay nakakadaan pa naman daw po siya. Ito part pa rin ng property ito, mga sir, mga madam. So, wala naman pong naging problema pa sa ngayon. Nakakadaan pa. Pero hindi kasi sure kasi nabenta na daw po yung 12.7, sabi daw po ng kanyang ng may-ari, kasi siya din ang caretaker diyan, nabenta na daw sabi ng may-ari. Kasi pag diyan pa rin siya dadaan sa mga someday, kung talagang nabenta na, baka sarahan po ng nakabili, ay hindi niya po alam. Kaya yung right of way doon sa sinasabi ko doon sa likod, doon po siya kukuha. So, ito yung sinasabi kong daan, mga sir, mga dam. Ayun, muli, ito ang yung lingkod agent, Joel. Sana magustuhan yung property na ito. 3.5 hectares, 120 per square meter. And napakaganda. Meron siyang fruit-bearing trees, mango, buko, merong iba't ibang klase ng puno. Ayun, muli, maraming salamat. God bless you all.